Hindi taga-kobra ng pera, kundi asset ng gobyerno si JB Sebastian. Ayon kay Senadora Laila De Lima, at may iba pa raw pinipilit tumestigo laban sa kanya, gaya ng isang dating PIDEA agent. Ang sagot ng ahente sa report ng saksing si Jam, si Sante. Bukod sa direktang pagpapasinungaling na may kinalaman siya sa Bilibid drug trade, depensa rin noon ni Senadora Laila De Lima ang mismong pangunguna niya sa pagpapagiba ng mga kubol ng mga sangkot sa droga. Pero ang matagal nang ibinubutas sa Oplan Galugad, bakit hindi kasama sa mga sinalakay ang teritoryo ng grupo ni JB Sebastian? Ang anay katotohanan, ayon kay De Lima, hindi raw taga-kubra ng pera sa Sebastian, kundi isang government asset. The reason why I'm saying that he is an asset is because to dispel yung mga haka-haka na naman, yung mga malicious insinuations, na the reason why hindi na muna siya sinama dun sa Bilibid 19 is because favored, protektado. Sadya rin daw inihiwalay sa Sebastian sa iba dahil siya raw ang informante ng gobyerno tungkol sa drug trade. Nanggaling sa kanya yung mga ibang informasyon. And the Bilibid 19, alam siguro nila yan. Baka patayin. Sa mga pahiwatig ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na may mas mataas pang personalidad na sangkot sa sinasabing payola sa droga, may sagot din si De Lima. Sino pa ba ang official na yellow na mas mataas sa akin? Noon, when I was Secretary of Justice, I was an alter ego of the President and therefore the only one higher than me is President Pinoy himself. And so are they saying it's my president who is also a beneficiary of these things? Of course not. You know Pinoy. I mean, very outlandish, very outrageous. Sinubukan naming kunan ng pahayag si dating Pangulong Noynoy Aquino, subalit hindi po siya nagpaunlak. Ayon naman kay Aguirre, wala siyang sinabi na nakinabang si dating Pangulong Aquino sa mga transaksyon sa ilegal na droga. Nilinaw naman ni De Lima ang dahilan kung bakit hindi sinama ang CIDG sa unang Oplan Galugad noong December 2014, taliwas sa mungkahi raw ng dating hepe nito ilang buwan bago ang mga raid. Pili raw ang mga pulis na isinama sa Galugad, kabilang ang NCRPO at Special Action Force. Sabi pa niya, there was dynamics within and among this police officials. Remember, General Bukayo used to be a PNP official also. They had some issues with General Magalong, personality-related issues. Ganun ang sinasabi nila, Ma'am, hindi ho pwede na PNP ang maging lead because this is Bucor, which is under DOJ. Paglilinaw ni Magalong, wala siyang personality issue kay dating Bureau of Corrections Chief Franklin Bukayu. Ayon pa kay De Lima, tuloy din daw ang pangungumbinsi sa mga posibleng magsalita laban sa kanya. Kabilang ang dating hepe ng Special Enforcement Service ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino na dinatnan sa isang raid na umano'y imbaka ng Shabu nitong Enero. Hunyo nang ibasura ng DOJ ang illegal drug charges laban kay Marcelino na nangatwirang naroon siya sa Shabu facility para sa hiwalay na intelligence operation. Pero nitong Hulyo, nag-text umano si Marcelino sa isang mista para sabihing pinipilit siyang magsalita laban kay De Lima. Ipinorward ang text sa Senadora. Nitong Setyembre 5 naman, nang i-text daw si Marcelino na pinapressure siya at bubuksan daw ang mga kaso laban sa kanya. I want people to know that these things are happening now. Meron pa rin iba akong mga ibang alam. Hindi lang ako nakakakuha pa ng clearance from them kung pwede ko na rin i-disclose sa inyo. Nakakuha ang GMA News ng kopya ng resolusyong nagre-rekomendang buksan ng illegal drug charges laban kay Marcelino na may petsang September 15. Pero sabi ngayong gabi ni Marcelino, kategorikal ko pong sinasabi na dinideny na mayroong pinipressure ako or merong nananakot or nagkukwer sa akin even from the side of the government upang magsalita ako laban sa kanya. I think alam niya kung sino yung tinutukoy ko na nag-forward sa akin nung text messages na yon. So i-clarify niya po yun sa kanya. Kasi ay hindi pwede pong mag-imbento yung source kong yan. Muli namang bumanat ang Pangulo laban kay De Lima. She was not only screwing her driver,
She was screwing the nation. Ngayon lang ako nakita na babae na lumabas sa buong social media na kangiti pambuang. Parang maragoy na itabo. Kung nanday ko yan, barilin ko. Ako si Jamsi Sante, ang inyong saksi.